Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ang subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na upload. Close na po ma'am ang banking hours. Sabi ng gwardya sa kanya pero ngumiti lang siya. Hanap ko po si Kuya Greg. I'm his sister. Pakilala niya at halos mamutla ang gwardya sa labas. Nagmamadali nitong sininyasan ang dalawang lalaki sa loob para ipagbukas yan ang pintuan. Pasensya na po ma'am, hindi ko po kayo kilala. Okay lang po. Wika niya saka siya pumasok. Bit-bit niya ang nabili niyang chicken pops sa may tabi ng kalsada. Natanong kaagad niya ang kapatid habang kausap ang mga empleyado. Kuya! She called him and he immediately looked at her. Ang laki ng ngiti nito na makita siya. Marahil, natutuwa ito na makita siya roon. Binitiwan nito ang papel na hawak at lumapit sa kanya. Greg kissed her forehead and wrapped his arm around her shoulder. Guys, ang bunso namin. Hindi niyo pa siya nakikilala. She's Althea. Mother Althea. Halos masampal niya ang panganang kapatid nang humalakak ito ng tawa. Dahil nagtawanan din ang mga naroon. Nakakainis talaga ito kahit na kailan. Parati na lang nitong ginagawang katatawanan ang pagmamadre niya. Wala namang masama sa pagmamadre kaya lang alam niyang tutol ang mga ito sa bagay na iyon dahil lang naman sa nag-iisang dahilan na hindi niya alam kung bakit. Kaisa-isang babae daw siya. Ano naman ngayon? Mas masama kung lalaki siya tapos nagbabalak na magmadre. Anong atin bunso? Kinuha ni Greg ang dala niyang pagkain at nagsimula nitong papakin yun. Who will ever think that this guy is the general manager of Banco de Santiago? Napaka-happy-go-lucky nito pero ang ganda naman ng takbo ng banko. Ang pinakamaganda nitong nagawa ay ang mabilis ang approval ng loans at financing. Kaya ang dami sa kanila nagsilipat sa mga dati ay nasa ibang banko. Kuya, samahan mo ko sa reunion. Anas sa kapatid na parang nabilaukan pa. Bunso, ang laki mo na. I mean, wala akong kasama pag-uwi. Natatakot ako sa daan. Yeah, pero mag-isa kang nag-drive from Manila pa uwi rito. Ayaw mo magpasundo. Iba yun, hindi na ako masyadong sanay dito. Okay, call me kapag tapos na ang party at ihahatid kita pa uwi. Napangisi ang dalaga. Talaga, kuya? Agad niya itong nayakap at ikiniskis niya ang pisngi sa dibdib nito. Opo, hindi naman ako pwedeng tumanggi. Thank you. She happily said and hugged her brother even tighter. Alam naman niyang hindi ito makatatanggi. Talaga, dahil pagagalitan ito ni Kuya Brania. Masakit ang ulo ni Alexander dahil sa mga kung ano-anong gunitang pumapasok sa ulo niya. Madalas siyang dalawin ng mga ganong eksena kamakailan. There were times that the scenes were not so vivid and they're blurry. But as days pass by, some are becoming lucid. Ang pinakamalino ngayon sa lahat ay ang mukha ng isang batang lalaki na sa panaginip niya ay Tristan ang pangalan. Alexander doesn't know what is wrong with him. Palaboy-laboy siya. Hanggang sa makakita siya ng isang magandang babae sa loob ng kotse. Hindi na niya iyon tinantanan dahil iyon lamang ang nagbigay sa kanya ng pagkain na walang makikitang pandidiri sa mga mata. Purong awa lamang at takot. She's so gorgeous and he's with her right now. All that he knows is that this woman takes good care of her. Gusto niya ito. Napakabait ni Althea. Hindi niya alam ang nangyari sa buhay niya. May mga naaalala siya pero napakalabo. Takot siya. Takot na takot at hindi niya alam kung anong dahilan ng sobrang takot na nararamdaman niya. There are instances that he sees fire, burning something but he doesn't know it is related to him or related to what happened to him. Hawak ang ulo ay marii na pumikit ang binata. He sees no face other than the face of his savior. Tumayo siya kahit na mainit ang pakiramdam niya. Lalabas siya dahil gusto niya makita ang dalaga. Dumating na iyon at naulinigan na niya ang boses. Pero mahimbing ang tulog niya kaya hindi siya nagising. He was dreaming of the scene earlier this morning. Isinama siya sa sasakyan ng babaeng Lorena ang pangalan at nakita niya sa Althea. Napatingin siya sa mesa. Nakahanda na ang pagkain niya at alam niyang hindi pa naginip na nagsasalita si Althea sa tabi niya. Nagpapaalam na naman iyon. Sana naman kaya yun pupunta? He went out of the room.
a lady in black dress walking. Mukhang galing sa tinutuluyan niya ang dalaga. Why is she wearing such beautiful dress? Has mind us. Nakasuot ito ng sapatos na ditakong. May bag na nakasukbit sa isang balikat at may lalaki itong kinuwayan. Pinakatitigan ni Alexander ang lalaki. Iba iyon sa dumating noong nakaraan. He thinks he already saw this man. Kuya! Anong dalaga kaya sumunod siya sa paglalakad? She called the guy kuya. Bunso, sinilip lang kita. Sasabay na rin ako papunta sa sentro. Ano yun pero biglang nalipat sa kanya ang mga mata kaya lumingon din si Althea sa kanya. Black! Ngiti ng dalaga sa kanya. You're awake! She calls him Black always. Siya ba si Black? Tanong na lalaking kaharap nito na matamad niyang pinagmamasdan. Yes, kuya. Black, this is my kuya Greg. Sasamahan niya ako at ihatid pa uwi rito from the reunion. Wala sa isip niya ang sinasabi nito, basta tinitingnan lang niya ang lalaking mukhang hindi naman nananakit. We're going. Magpahinga ka na ulit para hindi ka nalagnatin ha? I'll be home and I'll see you tomorrow morning. Ate Lorena will take care of you again. Ani ni Althea sa kanya at tumango siya. Wala naman siyang alam na gawin kundi ang tumango. Hindi nga niya alam kung bakit tumatango siya kapag sinasabi nitong babalik ito. Bye Black, she said again and waved her hand. Tiningnan niya ang sariling kamay at iniangat pero nakatalikod na ito at sumakay na sa sasakyan. Naiwan siyang nakatayo at nakatanaw sa papaalis na si Althea. Halika na pogi kong alaga. Wala na si Senyorita, pero uuwi naman siya, sabi niya. Ikaw talaga? Patay na patay ka sa amo ko. Magpagaling ka na at baka sakaling maagaw mo pa ang pagmamadre. Sabi ng babae sa tabi niya at tiningnan niya ito. Hinawakan siya nito sa braso at inakay pabalik sa tinutuluyan niyang kwarto. May mga piniinom ang mga ito sa kanya at may pakiramdam siyang nakakabuti iyon dahil gumanda ang pakiramdam niya. Kanina lang ay napakainit ng katawan niya pero nang painumin siya ni Althea ng gamot bago iyon umalis ay nawalang bigat ng katawan niya. Kumain ka na ha. Babalikan ko iko mamaya. May aasikasuhin lang ako sa loob. May inilabas itong parang baril sa paningin niya. Kulay violet ang uluhan. Kanina pa nito yung ginagamit at tinatapat sa ulo niya, sa leeg o kaya sa may braso. Ganoon ulit ang ginawa nito. Wala ka ng lagnat. Naku, pasalamat tayo at ang bait-bait ni Senyorita. Pinaalagaan ka niyang mabuti kahit na hindi ka nagsasalita. Sana nga lagi na lang siya nandito at huwag nang bumalik sa Manila. Nakakalungkot kasi na wala rito matutulog sa mansyon. Siya may-ari nito, pamana ng lola niya. Nakatanga lang ang binata sa babaeng sasalita pero tila nainip siya kaya nahiga siya sa kama at pumikit. Marie Joseph naman ito. O siya, mukhang ayaw mo akong kausap. Lalabas na ako ha, huwag kang lalayas. Hay nako Black, ang sungit mo pa rin pala. Talikuran ba naman ang beauty ko? Nilingon niya ang babae nang lumabas ito sa pintuan at napangiti siya na mawala na ito sa paningin niya. Mahigit na yata sa 10 ulit na humihikap si Althea sa kinaupuan niya. Nagsisipagsayawan ang mga tao roon pero siya ay inaantok na. Siguro ay ilang taon na rin ang nakalipas nung huli siya mag-attend ng mga ganoon. Noon ay nasa kolehiyo pa siya. Hoy, sumayo ka naman. Naluluha ka na sa antok. Sita sa kanya ng kaibigan na si Sheila pero umiling siya. Ano namang sasayawin niya? Iyong mga parang kiti-kiti na nilagyan ng pamuksa? Ganoon ang mga tema ng sayaw ng mga lalaki at ang mga babae naman ay halos dinaig ang tubig sa dagat sa tindi ng pag-alon. Naririnig niya ang tugtog. Paro-paro G. Uso yata yun? Noong kabataan niya ay dancer siya. Hindi siya nawawala sa intermission sa eskwelahan, sa mga contest. Pero ngayon iba kasi laban ang kaluluwa niya kapag sumayaw siya. Bigla na rin nagbago ang sarili niya nang pumasok siya sa kumbento. Medyo naging formal siya. Ina-arthritis na ako kaya hindi na ako marunong sumayaw. Natatuwang sagot ko kay Sheila. Maya-maya ay nagring na ang smartphone ko kaya naman laking tuwa ko na makita kong si Kuya Greg na ang tumatawag. You saved my life. Excuse me, she. Kuya is calling na. Anya sa babae na umiinom na ng alak. Hello, kuya? Bunso, ano na? Buhay ka pa ba? Natawa siya bigla. Malapit nang hindi. Where ka na? Here na mi sa labas. Halika na. Wala namang maganda sa mga tao rito. Ikaw lang yata maganda. You're being bad again. Lalabas na ako kuya. Magpapaalam lang ako sa mga tao rito. Wait a while.
She ends the call and stood up. Guys, mauna na ako sa inyo ha. Nandiyan na kasi si kuya. May work pa kasi siya bukas. I need to go home now. Paalam niya nang isukpit ang bag. Wala na rin naman ang mga guro nila. Kaya bakit pa naman siya magtatagal doon? Wala na rin ang mga pulis na bantay at kanya-kanya na lang ng diskarte ang mga naroroon. Karamihan sa mga tao'y lasing na din o di kaya nakainom na ng alak. Sige, mag-ingat ka ha. Tatawag na lang ako kapag okay na yung computation na mga idodonate mo. Kaway sa kanya ni Sheila. Sige, anytime. You too, mag-ingat kayo pag uwi. Tuluyan na siyang umalis at lumabas ng gate ng hall. Nakaupo ang kuya niya sa sementong upuan at printing nakadikwatro. Thank you naman, tumawag ka na. Naiinip na ako kasi kuya. Lasing na mga tao sa loob. Iniabot niya rito ang bag dahil pagod na siya magdala noon. That's why I called. Alam ko at this hour, nakainom na ang mga lalaki. Ayokong mamaya ay may bumasta sa'yo. She looked back at her brother and smiled. Thank you. Ayaw niya mag-drive na antok na siya. Isa pa iyon sa dahilan kaya gusto na niya umuwi. She loves her life. Tulad ng dati ay inhatid lang siya ni Greg sa may arko ng hasyenda. Wala namang mga ngas na pumasok doon para saktan siya dahil may mga trabahador na gising kahit gabi na. Normal na sa mga tao nila ang ganoon ang buhay. Kapag hindi makatulog ang iba ay nagtatrabaho at matutulog na lang kung araw. Wala roong nagsisilipan sa oras o sa bigat o sa gaan ng trabaho. Kung sino may maitutulong sa kapwa ay tutulong. Althea reached the mansion after some minutes more. Diretso na siya sa garahe at nakita niyang nagbukas ng ilaw sa loob ng tinutuluyan ni Black. Diyos ko, gising pa siya? Naibulalas niya sa sarili. Hindi kaya hinihintay na naman siya nito? Hindi pa man lang nga siya nakakababa ng sasakyan ay nakita na niyang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Black. Ayan na nga. Lumabas ito mula roon at walang pag-aalinlangan na lumapit sa garahe. He stood near her car and so she opened the door. Gising pa ang alaga namin. Kahit pagod ay ngumiti siya, pero hinagot siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. I'm okay. As you can see, walang nabawas sa akin. Matulog ka na. Nandito na ako. Thank you for waiting though you're sick. Anya rito. She really appreciates Black kindness. Hindi naman sa pagkukumpara pero mas mabuti pa ito kaysa sa ibang normal na tao. Na walang diferensya. He's sick but he respects her and returns the kindness that she shows him. Ito ang totoong tao. Hindi ito kumikilos kaya naman siya na ang mauunang pumasok sa mansyon. Papasok na ako, Black. Aniya at saka siya naglakad, papunta sa kabahayan. Sumunod ito sa kanya ng kaunti at nang nasa pinto na siya at nakapasok na, ay saka ito tumalikod. Althea has a smile on her face as she watched him walks, going to his known room. Lumingon pa ito at siya naman ay kumaway bago niya isinara ang pinto. What a day! Pagod siya pero masarap sa pakiramdam niya na pag-uwi niya ay may isang kagaya ni Black na nagpapakita sa kanya ng kagandahan. Maagang nag-umpisa si Althea ng meeting nilang magpipinsan dahil pag-uwi niya kagabi ay ibinigay ni Manang lahat sa kanya ang benta ng trabahador sa mga produkto. She's waiting while drinking her glass of milk. Nasa terrace at naghihintay sa iba pa nilang pinsan na hindi pa naku-on-cam. Gising na si Black at Lorena? Tanong niya sa kasambahay na galing na sa kwartong inuukupan ng binata. Ngumiti si Lorena tumango. Opo, senyorita. Wala na pong lagnat. I mean, hindi na ho nilalagnat. She smiled too, but her eyes flew to the stock room when she noticed Black. Lumabas ito sa kwarto at diretsyong tumingin sa itaas ng balkon ng kwarto niya. She giggled. Akala yata nito ay naroon siya. Tumingin ito sa gawin niya kaya naman kumaway siya. Black slowly took his steps and headed to her place. Halika, sit down here. Anyaya ni Althea sa binata. Itinuro niya ang upuan na nasa harap niya at naupo naman ito roon. Sinanyasan niya itong huwag maingay at tumango naman ito. Manang, pahingi po ng pagkain ng baby natin. Sigaw niya sa mata ng kasambahay at nakita niya napangiti si Black. Gusto mo ng baby ang tawag sa'yo, ha? Heto na ang pagkain ng baby natin. Napatigil si Manang sa may pinto nang makitang kasama niya si Black. Nandito pala ang baby natin. Lumapit kagad ito sa kanila at inalapag ang mga pagkain sa harap ni Black. Nandito na sila, Manang. Makakapagsimula na po ako ng meeting. Aniya sa matanda. Nang makita niya nag-join na ang Kuya Lees niya at ang Kuya Dre niya. Ang wala lang sa meeting ay si Dexter.
at hindi na niya inaasahan na sasali yun. Sasabihin lang naman niya ang nalikom na pera galing sa ibang produkto nila sa asyenda. Buo ang resibo at lahat nasa kanya. She would just deduct the upcoming expenses for their workers and everything would be divided into 5 families. Bahala na naman sila ng mga kapatid niya na maghati-hati sa makukuha nila at sila na lang sa 4 ang mag-uusap-usap. Kapag nakabalik na sila sa Manila, ang Kuya Greg na lang niya ang mamamahala dahil sa kanya naman iniwan ang pamamahala ng hasyenda at sa kanya rin ang mansyon. She would just waive the rights to her brother in terms of budgeting and managing. Baka mahirapan siya kapag nasa kumbento na talaga siya, kaya iiwan niya ang pamamahala sa sinundan niyang kapatid. Maayos naman sana lahat, pati naman mga magkakapatid na anak na mga tiyuhin nila ay hindi naman nag-away-away sa partihan. Si Dexter lang naman talagang humiwalay ng landas. It could be because of the man's addiction and other vices. He's in need of ample sources of funds to sustain his bad habits. Money has been transferred to each and everyone's bank accounts. Ganoon na kadali ngayon ang proseso dahil one click lang ng Kuya Greg niya sa loob ng bangko. Ayos na lahat ng pera na hinati-hati nila magpipinsan. Parang nakahinga na maluwag si Althea dahil doon, kaya ngayon ay yayayain niya si Black na sumama sa kanya sa pagsauli ng cocktail dress na isinuot niya noong nakaraang gabi. Nakahanda si Black, senyorita. Ani na Lorena, nang lumabas ang babae sa stockroom. Thank you, ate, she said and continued heading to Black's room. She knocked twice and instead of opening the door, Black opened. Nakasuot ito ng polo shirt na puti at sombrero na puti rin. May mas nakakagulat pa pala sa ikagagandang lalaki ng alaga nila. Napatitig dito si Althea dahil ang linis-linis na talaga nitong tingnan. Hindi na siya nagtataka na kahit mga high school ay nakakakrush dito. Bagay na bagay dito mga damit ng mga kapatid niya. Lalo na ang suot ngayon na branded polo shirt. He's just wearing a khaki short and blue shoes. Naks naman, baka naman pag-agawan ka niyan sa kabayanan. Biro niya rito na kahit hindi naman ito naiintindihan ay ayos lang. Come on, isasama kita para naman malibang ka. Baka maubos na naman ang oras mo sa kahihintay sa akin. Nakatingin lang ito sa kanya na mataman at hindi na siya gaanong apektado roon. Black is always like that when it comes to her. Humakbang na siya at ito naman ay ganoon din. Dumiretso sila sa kotse na naghihintay sa driveway dahil inilabas na ng matandang driver nila. Ipinagbukas niya ng pinto si Black pero hindi pa man lang nakakasakay ang binata ay natanaw na ni Althea ang sasakyan ni Dexter. Diyos ko, nandito na naman siya. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!